Hey guys, samahan niyo ako magluto ngayon ng crispy ang palaya calamares. Tara, samahan niyo ako. Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin: ang palaya, mantika, paminta at asin, breadcrumbs, harina o flour, itlog o eggs. Tara, simulan na natin. Simulan na po natin. Hiwain natin sa magkabilang dulo ang ampalaya. Pagkatapos, hiwain natin ng pabilog na parang hugis calamares talaga. Sige, hiwain ng hiwain hanggang sa dulo po. Hanggang matapos po ito. Sige, hiwain ng hiwain. Yan, malapit na tayong matapos. So, pag natapos na po, tatanggalin natin yung buto ng ampalaya at saka yung kulay puti niya. Dahil sabi po nila, ito daw po yung mapait na part ng ampalaya. Sige, tanggalin lang po natin. Tanggalin lang po natin lahat. Sige, tanggal. Tanggal lang. Sige, tanggal lang. Tanggalin mo lang hanggang sa maubos. Kapag po natanggal na natin yung buto at yung kulay puti ng ampalaya, ibabad po naman natin to sa tubig na may asin sa 15 minutes po. Habang nakababad ang ating ampalaya, gumawa na tayo ng breading natin. Ilagay natin yung asin, paminta. Pagkatapos ay halu-haluin lang po natin to hanggang sa mag-mix sila. Pagkatapos po nito, susunod natin yung itlog. Kahit isang itlog lamang po ay okay na. Saluin lang po natin siya ng haluin hanggang mag-mix po sila parehas. Pagkatapos din po ay lagyan din po natin siya ng kaunting tubig para maging medyo malapot na malabnaw po siya. Hanggang yan, haluin po natin siya ng haluin. Kung mag-mix po silang lahat. Pagkatapos po natin ibabad ng 15 minuto ang ampalaya, ilalagay na natin to sa may breading na ating ginawa kanina. Una, ilalagay po natin to sa may breading na ginawa. Pangalawa po ay ilalagay sa breadcrumbs. Papalibutan po natin yung ampalaya ng breadcrumbs. Gawin lang po natin to ng paulit-ulit. Coating lang po ng coating hanggang sa maubos. Ito na po yung nagawa natin sa ampalaya. Ready to fry na po ito. Magpainit na po tayo ng ating kawali. Kapag mainit na po ang ating kawali, ilagay na po natin ang ating mantika. Technique yan guys, para malaman natin. So ilagay na po natin yung ampalaya na ginawa po natin kanina. Na po pala, para malaman natin kung luto na siya, kapag ito po ay golden brown na po at pwede na po natin itong alisin sa mantika. Ulitin lang po natin siya ng ulitin parehas. Sige, tanggalin lang po natin yung una natin nilagay.
Pagkatapos eh, ilagay na rin po natin yung iba para hindi po sayang sa mantika. So ito na guys ang ating finished product, crispy ang palaya calamares. Pwede po natin siya isausaw sa may suka ng maanghang or kaya sa ketchup. Kayo po bahala kung saan yung trip nyo isausaw yung calamares nyo. Ano po. So guys, tara tikpan natin yung ginawa na natin ang palaya na calamares. Umilit na ito na. Para sa akin, isasausaw ko po siya sa suka ng maanghang. Paborito ko po yung maanghang. So, sige, sausaw natin. Ayan, subo. Sarap. Ang dami na. Sarap guys talaga ang sobra. Okay na okay siya pang pulutan o pang ulam. Gawin niya na, bye-bye.